morning! Welcome to my home! So, ngayon po ay sasama po tayo kina Ate, Manguha ng Pako. At the same time, diskubrihin po natin yung iba't ibang halaman dito sa area nila. Kung ano yung mga makikita nating halaman. So, yun po ang ating alamin sa video na ito. So, ganito po yung paligid dito, guys. Malamig din po kasi nasa bukid tayo. At saka yung kalabaw, sarap na sarap sa kanyang tunaan. Swimming pool! So, ayan for me, napakaganda na pong area na to. Malamig, tapos malayo sa ingay. Prisko ang paligid, ganon. So, may dala-dala silang sako kasi yun po, sa kubag, kasi yun po ay yung lalagyan ng pako. Yung pako kasi dito, malaki na po yung tulong, lalong-lalo na sa mga basic needs natin, ng tao, ganon. So, ito po si Ate Brigila, guys. Nandito na po kami sa reservoir. At ito po yung sabi niya, dadalhin daw niya ako dito kasi ipapakita daw niya yung source ng tubig sa bayan. So, ito po yung tubig na to ang nagsusupply doon sa buong bayan namin. So, napakaganda pala kasi napaka-clear ng tubig. So, ayan. Sobrang clear ng tubig dito. Kitang-kitang malinis. Kasi nasa, ano to guys, kakahoyan. Kaya kailangan nating i-preserve yung mga kabundukan para magkaroon tayo ng magandang tubig at hindi tayo magkakaroon ng water shortage. So, ito yun guys, Ate Brigila. Sabi niya, manawagan daw siya kay Erwin Tolfo. And sabi ko, wag muna, baka mabash tayo. So, next time, siguro pag kikita ang video na to, plano ko kasi na anuhan si Ate. Patayuan ang bahay. So, ang sarap ng tubig dito at saka ang lamig. Sobrang clear, malinis na malinis ang tubig. Kaya kailangan nating alagaan ang kagubatan para in return, mabigyan din tayo ng magandang tubig. Ganon. So, una nating na-discover dito ay ang shingle vines pa rin. So, napaka-healthy po yung shingle vines, guys. Gawa na rin ng malamig ang area. So, sa akin kasi na part, yung shingle vines na nabili ko from Quezon Province, namatay po kasi pumunta po kasi ako sa kabilang bahay tapos pagbalik ko dito, wala na. Nag-brown na yung aking shingle vines. Lahat ng shingle vines ko namatay. So, gustong-gusto pala nila ng malamig na aya kaya wala akong planong pang harbatin o kunin itong mga shingle vines na aking nakikita sapagkat ayaw kong mamatay sila. So, panatilihin na lang na nasa natural habitat sila. So, ito parang gustong-gusto ko rin ang plants na to. Vines pa rin dumidikit sa puno ng niyog. Yung shingle vines na nasa itaas ng niyog. So, siguro hindi klaro. Pero shingle vines yun, guys. At saka itong agumagapang. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Parang sarap pagapangin sa haligi. Ang daming halaman na pwedeng itanim pero hindi muna ngayon. Ayaw kong manguha ngayon kasi ayaw kong masaktan lang sila tapos mamatay. Ganun. So yan guys, kung napapansin niyo yung puno ng niyog, yan. Nakadikit, shingle vines po yan. Parang ang sarap, idikit sa pader. Kaso nga lang, ang plants, pag once kinuha mo sa forest, sa kanilang habitat, mag-a-adjust yan sila, lalong-lalo na pag once na sa, kumbaga, mainit na area. Kaya siguro namatay yung aking mga shingle vines kasi
gusto pala nila tong ganitong area malamig. Tapos doon sa amin, sobrang init po kasi direct sunlight, andin na sa bayan. So ibang-iba yung klima dito kaysa bayan, kaya namatay. At the same time, talagang hindi ko sila naalagaan. Iniwan ko kasi yun. So dito tayo sa Niyuga nagsusuot-suot. Actually ngayon takot na po ako sa ahas, pero nung bata pa ako, tinitingnan ko lang yung ahas na dumadaan sa paahan ko, paanan ko, ganun. Pero ngayon takot na talaga ako. Baka maapakan natin at makakagat tayo, ako patay. So ganito yung paligid dito sa area na to. So far, wala pa akong nakikita ang Pako, and so happy na kasi nakakita na tayo ng isang kabilang sa wild plants, yung shingle vines. Itong dumidikit sa puno, hindi ko alam kung anong specific name. Pero mayroon akong nakita ng ganyan guys na dumidikit sa pader ng isang bahay, magandang bahay, tapos yun. So ito, na-relate ako nito before. Kasi nanguha kami ni mama ng parang crab sa tubig. Tapos inuulam namin. So itong gandang-ganda ako nito guys. Siguro family pa rin to ng fern. Gusto kong itanim kaso nga lang, huwag muna ngayon. So may mga naligaw po tayong nakikita ang kalidyon. So ngayon nandito na po tayo sa isang tapahan. Tapahan pong tawag doon guys sa parang yung inanuhan ng niyog, ginanggangan. So itong mga bagol, isa din to sa pinagkakitaan dito ginagawang uling. So ito, family pa rin to ng shingle vines. Pero mas ano to guys, manipis yung dahon niya compared doon sa shingle vines. Kasi yung shingle vines ay parang plastic po yun. Ito yung aking kukunin sapagkat nalaglag na to siya. Isisave po natin to. Ididikot ko to sa aming puno ng avocado. Itong halaman na itong gustong-gusto ko. Parang gusto ko gawin siyang posus. Posus. Ito din, gustong-gusto ko yung kanyang kulay at saka yung kanyang kulay. So I think pamili to ng ipipremium pinatum. Parang ganda magtanim ng ganyan. Yung sa mga vertical garden. Vertical garden matawag nun. So yan, family po yan ng bird's nest fern. So I think yan po ay isang klase ng monstera. Marami-rami na po tayo na nakikita guys. Nakabilang sa mga wild plants. So itong plants na to, gustong-gusto kong magtanim ng ganito. Yun nga lang, wala pa akong lalagyan. Kasi gusto nila nito ng mga medyo malamig na area. So ngayon mayroon po tayo nakikita ang morning dew. So kung magla-landscape tayo at kailangan natin ng morning dew, mayroon na po tayong source. So ito ay isang sapa. Nagkakatubig lang to pag umuulan, pero pag walang ulan, walang tubig. So ang ganda, para sa akin guys, ang ganda nito idikit sa pader. Lalong-lalo na pag napupuno yung pader mo. So nandito na tayo ngayon sa kapakuhan. Karating na tayo sa kapakuhan at manguha na tayo ng Pako. So itong Pako, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay family ng fern. Idibo lang to guys, nakakain. Kaya marami po nanguha dito sa amin at yun po ay binibinta nila. Pag once magsipag ka lang, makakatawid naman po sa kahirapan.
pag dito kasi sa amin yung per bugot. Oh guys, 15 pesos po. So pag marami kang makukuhang pako, syempre mas malaki-laki din yung binta mo. At the same time, makakabili ka na ng bigas, asin, tuyo, sabon, yung mga pangunahing pangangailangan natin. Pwedeng-pwede na sa pako. Lalong-lalo na ngayon, yung mga tao kasi dito sa amin, parang maraming nang nagkakasakit. Yung nagkakaroon na ng diabetes, yung mga nagda-dialysis, yung mga ganun. Basta mayroon ng mga sakit-sakit dito, marami nang nagkasakit. Kaya stop mo na sa karning baboy at nagugulay na lang. And isa sa kinakain dito namin ay itong ang pako. So ito guys, gustong-gusto ko talagang magtanim ito, kaso nga lang baka mamatay. And marami po yan dito sa amin, isa po yun sa common fern. So ito na yung pako na ibibinta natin. So sinong nakaka-relate ng ganitong uri ng pamumuhay? At pag open mo, ayan. relate ko po talaga itong ganito guys. Kaya nga sabi ko kay ate, pag once kita ang video na to, papatayuan ko siya ng bahay, kahit maliit lang. Basta, kumbaga hindi maulanan, kasi may mga payong, di ba, napapansin nyo. Walang ano yun, atop. So, kahit maliit, basta kumplito, hindi ka mabasa, hindi ka mainitan. So, okay na yun. Kasi sa amin talaga, before, malaki naman yung kubo namin, kasi 8 kami na anak. Tapos si mama at si papa, naghahabulan pa nga kami ni papa, eh, pag once pinapagalitan ako ni papa. Habulan kami sa loob kasi malaki yung kubo ni papa. So nandito tayo ngayon sa isang bata. So katulad ng aking sinabi before, relate talaga ako sa ganitong gawain. 4 to 7 years old nagaganito ako, kasi 8 years old working student na po ako. So umalis na po ako sa amin at nag-working na po ako ng mga panahon yun. Pero hindi ko talaga malimutan yung ganito guys. Hirap, gutom, pero mayroon namang time na masaya. Sobra ko po talagang na-appreciate itong mga ganito. Siguro ang batang ito, mataas ang pangarap. Kasi pag feeling ko yung mga mahirap, talagang nangangarap talaga na makaahon sa kahirapan. So ayan guys, alam na alam niya kung paano niya itanim yung gabi. Ganon din kami before, para magkaroon ng healthy at mabilis tumubo. Tinatanggalan po namin ang dahon, yung mga bagong tanim na gabi. So ngayon so proud po siya dito sa kanyang itinanim na kalabasa. Kasi namunga na nga po ito. Gahayan siya ngayon. Say hi! Hello sa lahat ng mga manonood. So, ito po yung tanim niya na kalabasa, guys. Baligyan na yung bird. Oo, Manila. Okay. So, ready na yung pako. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider subscribing and hit also the notification bell para lagi po kayong updated sa susunod po nating mga videos. Until next time, bye-bye! Kasi magbibinta na kami ng pako guys. Yung partner ko yung pabitbitin ng kanyang bag ng pako. Nahiya siya. Kaya yun na. Sobra kong na-appreciate ang bata na to.